So yun, good day mga bossing. Kamusta kayo dyan? Yun, gamit muna tayo ng headset ngayon kasi gusto ko makipagkwentuhan sa inyo eh. Yun, gawa ng may nag-comment nga kasi doon sa isa nating vlog. Yan, may comment siya doon, meron siyang tanong eh sa atin. So yan, subukan nating sagutin dito o subukan nating pagkwentuhan dito sa video natin ngayon. Umpisaan na natin. Di, yun nga kasi, nag-comment doon si Ma'am Laika Miranda, 1306. Yan, ang comment niya doon, Lods, I'm planning to put a shoe business. Now, my question is, di kaya ako lugi kasi taga Mindanao ako. So, yan, yan yung pagkukwentuhan natin ngayon. Yan, gumamit lang ako ng headset kasi para hindi na ako lalapit-lapit sa ano natin, diba? Sa cellphone. Kahit medyo malayo tayo ng ganyan, yan, maririnig pa rin tayo. So, yun. Yan yung gusto kong talakayin natin dito sa video natin nga. Yung comment ni Ma'am. So, kung taga Mindanao siya, sa tingin ko, hindi naman siya magiging lugi dun eh. Kasi, pag lugi, kung ibibenta mo ng palugi, yung mga paninda mo, di ba? Doon ka malulugi eh. Pero kasi, yun nga lang, meron lang talaga ang disadvantage pag na dun siya sa malayo. Lalo na kung yung mga items na galing Maynila o galing Baclaran ay isasakay pa ng Roro, di ba? So medyo mapapamahal siya sa shipping fee. Kahit na mura niya nga makukuha yung mga sapatos sa may supplier, yung shipping fee naman, di ba? Yung shipping fee naman ay medyo malaki. Kaya ang magiging resulta niyan, yung mga sapatos na paninda niya doon ay medyo mataas yung presyo. So yun lang yung para sa akin na magiging disadvantage. Kasi magiging iba yung presyo dito sa ano, di ba? Magiging malayo yung agwat ng presyo dito sa mga sapatos sa Maynila sa kanyang sapatos na tinitinda niya doon. Sabihin, bakit ang mahal? Siyempre, doon nga sa shipping fee. Yan. Pero siyempre, maintindihan naman din ng mga tao yun o nandun eh. Kasi alam naman nila na bago pumunta doon yung items, di ba? Meron shipping fee tayo na tinatawag. Meron kang gagastusin para madala mo doon yung mga produkto. So, yun lang. Sa tingin ko magiging disadvantage. Pero hindi naman siya magiging lugi. So, lalo na kung malaki naman na yung pondo niya, kung meron naman siyang puhunan, ang magiging suggestion ko doon ay kumuha na siya ng mga mataas na volume na ng mga sapatos o yung maramihan na talaga. Para pagka, ano na, di ba? Pagka gagastos na shipping fee, ay isang gastusan na lang. Tapos marami pa yung na-order niya. So, yun lang naman. Basta wag niya lang ititinda ng palugi. Doon talaga siya malulugi doon. Pero kung magaling naman siya mag-market, kung mabilis naman niya maibibenta yung mga paninda niya sapatos doon, di ba? Hindi naman siya malulugi. Kung mabilis niya maibibenta, di magkakaroon ulit siya ng pondo, makaka-restock ulit siya kaagad, di ba? Makakabili siya kaagad ng paninda niya. So, kaya para sa akin naman, hindi naman lugi. Yun. Yun lang naman yung gusto kong pagkwentuhan dito. Hindi ko alam kung nasagot ko doon yung katanungan niya, pero yon, kung gusto niya talaga mag-start na business, umpisa mo na yun, ma'am. Kung ano naman, kung gusto mo naman mag-ano muna, kumbaga kakapain mo muna yung market mo dyan, pwede naman siya mag-post muna, di ba? O mag-drop shipping. Kasi may mga supplier naman ngayon na ano eh, na tawag dito, may mga supplier naman ngayon na nagpapa-drop shipping. O kaya magpa-pre-order siya, di ba? Yun, yung mga pwede niyang gawin dun eh. Kunwari, mag-post siya ng mga stock, di ba? Mag-post siya ng mga stock, sabihin, pre-order, 1 week bago dumating, ganyan. O pag may umorder sa kanya, kunin niya na kagad yung baya, di ba? Saka pag nagbayad na sa kanya, saka niya bilhin dun sa supplier, di ba? So yun yung pre-order naman na tinatawag. Hindi rin siya talo dun kasi nagpo-post siya na wala siyang paninda. Kasi may mga ganun naman eh. Nagpo-post na siya ng paninda niya kahit wala pa siyang stock dun. So pag meron siya na ibenta, sa kanya pala ipaprocess, di ba? Sa kanya pala kukunin yung bayad ng buyer niya. So, yun. Sa, ano na yun, sa way na yun, nakapag-umpisa na siya ng shoe business niya, di ba? Kasi, yun nga, sabi niya, plano pa lang niya mag-start. I'm planning to start a shoe business, sabi niya, di ba? So, hindi pa talaga siya nakapagsimula. So, yun. Isa rin yun na pwede niyang gawin. Magpa-pre-order muna siya, di ba? Mag-dropship siya kung ano yung gusto niya, kung ano yung trip niya. Kasi mahirap din na bibili ka na kagad ng mga produkto eh, di ba? Mahirap din na bibili ka na kagad ng mga produkto, hindi mo pa na pag-aaralan yung market mo dyan. Tapos, kung sino yung mga target mo talaga na consumer, di ba? O yung
niche mo na pagsisilbihan, di ba? Na pagbebendahan mo ng mga sapatos mo. Kasi may parang dalawang ano ng sapatos, di ba? May rubber shoes, mga pang-basketball, running shoes, merong pang-casual, yung mga tawag dito, pang-casual o yung mga sneakers na tinatawag natin. So, yun. Parang may mga category sila, di ba? Kung saan ba siya magpo-focus, di ba? Kasi hindi naman, parang hindi naman kasi pwede lahat to eh. Meron ka eh, di ba? Meron kang konti nito, mas marami ka nito, mas doon ka nakapokus doon sa isa. Parang ganoon yung pansinin nyo rin sa mga outlet. Merong outlet na napakarami lang mga pang-casual, mga Jordan 1, Jordan 4, di ba? Napakaraming ganoon. Pero yung mga basketball shoes nila, kakaunti lang. Pero meron pa rin. Pero kakaunti lang. Kumbaga, meron pa rin silang isang ano na nakapokus sila doon, di ba? Parang kagaya sa atin, puro basketball shoes. Ganoon. Kaya, para hindi din malilito yung mga tao, di ba? Kailangan talaga may focus ka lang na isa eh. Kunwari, yung katropa mo, naghahanap na ng basketball shoes. Siyempre, wala na siyang ibang maiisip nun kundi ikaw, di ba? Pwede kanya na maging choice. Kasi ikaw, ang paninda mo, nakapokus ka sa basketball shoes. Kaya yun, yun lang naman sa akin. Kung magsisimula pa lang din siya yun, dagdag nga pala yun. Kung magsisimula pa lang din nga siya ng shoe business niya. So, mas maganda, pag-aralan niya muna yung market. Sa pag-aralan niya kung ano yung niche niya dun sa mga paninda niya, di ba? Kailangan kasi parang ano din eh, focus in one din eh, di ba? Kailangan focus ka lang muna. Katulad dito, vape shop, di ba? Wala namang ibang naka-display dito, kundi vape lang. Yung sapatos ko lang kasi, nandiyan lang sa gilid. So, parang, ano di ba? Kung wari, vape, tapos bigla ka naglagay ng paninda mo na mga, ano dyan, bagoong, di ba? Parang, hindi siya ano eh, tawag dito, hindi siya ano ba, tandem. Parang pangit, di ba? Kuwari, may mga paninda ka na ganito nga, mga ganyan. Tapos biglang naglagay ka ng mga hindi na related sa kanya, di ba? Tinapay, bigla ka nagtinda ng tinapay dyan, di ba? Sa shop mo. So, hindi siya related. Ayun, lumayo na naman ako sa kwento natin. Pero sana, nadaanan ko doon yung gusto malaman ng sagot ni ma'am. So, yun. Sa tingin ko, hindi naman siya lugi doon. Kung gusto niya na talaga magsimula ng show business niya, kahit nasa Mindanao siya, yung kaisang area pa tayo, pwede tayo magsimula, di ba? Mas maganda talaga, maumpisa mo na para malaman mo. Pero kung lugi, hindi ka talaga lugi dyan, ma'am, kasi makakapagpatong ka pa ng profit mo eh. Malalaro mo pa yan eh, di ba? Basta wag mo lang ibibenta ng palugi yung mga sapatos. So, dyan ka talaga matatalo. Dyan ka malulugi. So, yun lang. Sana nakatulong yung video natin. Sinubukan ko lang yon, disclaimer nga pala, sinubukan ko lang sagutin yon yung comment dun sa video natin. Sinubukan ko lang sagutin na disclaimer lang din na ako, hindi naman ako professional sa mga ganyan, pagbibigay ng advice o suggestion. Sa akin lang naman, yung side ko lang, gusto ko lang din sabihin kasi sa video nga natin siya nag-comment. So, ako lang din naman, gusto ko lang makatulong. So, yon, sana nakapagbitaw ako ng konting idea sa kanya, di ba? Konting knowledge para masimulan niya na yung shoe business niya. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood nyo. Hanggang dito na itong video natin. Bye-bye!